meron tayong psychomotor domain, ito, binibigyan niya lang ng importansya yung affective domain taxonomy. So it was in 1964, sobrang tagal na. 56 years. David R. Crutwood, together with his colleagues, they extended the Bloom's taxonomy. We are familiar with the Bloom's taxonomy, yung mga verb na ginagamit natin kapag gumagawa ng lesson plan for cognition and for psychomotor. Iba pa rin tao ang gumagawa ng psychomotor. That published the second taxonomy of objectives, this time, nagbigay ng emphasis sa affective domain. So, meron tayong iba't ibang level. Makikita nyo dito sa bandang kaliwa yung level, then sa gitna yung description, at sa dulo yung example. The first level is receiving or attending. The second level is responding. The third level is valuing. The fourth level is organizing. And the fifth level is the characterizing by a value or value context. Kumbaga kay cognitive domain, yung may leveling ng knowledge, comprehension, application, pataas, sa kanya, sa affective domain, ito yung limang leveling. So sa first level, ang goal natin ay makaabot ang bata dito sa characterization. Kung saan maipapamuhay na niya, kung ano yung affective domain na dinidevelop natin sa kanya. Pag sa first level pa lang, sa receiving, concerned siya with the student's sensitivity to the existence of certain phenomena and stimuli. Ibig sabihin, ito yung unang level na marinig at marinig ng bata yung tungkol sa ganyang konsepto. Let's say for example, honesty ang dinidevelop mo, o kaya naman ay loyalty. So they just receive it. When it comes to subject, they are just motivated lang si bata na gumawa at mag-perform because of grades. That's the very first level of affective domain. Nagiging aware lang sa phenomena, yung willingness to receive the phenomena, nandun din naman, and there are controlled or selected attention to phenomena. As an example, nakita nyo, the student does mathematics activities for grade. So gumagawa siya ng math, nagsusolve siya ng activities for the sake of grade. Nasa first level pa lang yung bata. Ibig sabihin, hindi malalim ang reason kung bakit siya nagpe-perform on the activities kasi it focuses on the grade. That's the first level, receiving. The second level is responding. So ito, medyo may lalim na ng konti. It is concerned with responses that go beyond merely attending to phenomena. Students are sufficiently motivated that they are not just willing to attend, pero they are actively attending. So, hindi lang basta pumupunta, pero aktibo nang nakikisa. Example, a student gives special attention to the discussion of mathematics lesson to be able to answer the activity. So, nagpo-focus na siya. Medyo mayroon ng mas malalim na reason for involvement. Nagre-respond na siya. Nakikisali na siya sa talakayan. The third level is the valuing. Valuing reflects the student's holding of a particular importance or value. Students display behavior with sufficient consistency in appropriate situations that are perceived as holding this value. So, in this level, nakikita na at nararamdaman na ng estudyante na hindi lang siya nakikinig, hindi lang siya nagpe-perform, pero nararamdaman niya na na mahalaga ang kanyang pinag-aaralan. So, for example, the student is actively and consistently participates, palagian na in the discussion, and interestingly answers all the activities in mathematics. So, lumalalim yung leveling. Yung receiving, tumanggap. Yung responding, nakikiparticipate. Yung valuing, nagiging consistent. Nakikita niya kung gaano na ito ka-importante. Next level is organizing. The student successively internalize value. So, mula sa pagkakakita ng importance ng bagay na kanyang inaaral sa kasalukuyan, they encounter a situation in which more than one value is relevant. This requires the necessity of organizing their values into a system such that certain values exercise greater control. Yung tipong nag-o-overlap na at nagagamit na niya yung kanyang natututunan from one subject to the other subject. So the student integrates the lessons learned in math with science. Ibig sabihin, yung natanggap kong lesson, na nag-respond ako, na vinalyo ko, ay i-organize ko na ngayon.
na pwede ko pala siyang ipasok sa ganitong subject. Pwede ko pala siyang ipasok sa ganitong konsepto. Pwede ko pala siyang gamitin sa ganitong problema. So that's organizing. Example, the student integrates ng basang paper. And of course, the last part is the characterizing by a value or value complex. This is the highest level of affective domain taxonomy. Kung saan si estudyante nag-i-internalize na siya, he has taken place in an individual's value hierarchy to the extent that he or she can be characterized as holding a particular value or set of values. Kung kanina, nakita mo lang at na-organize mo kung saan mong part ng buhay ipapasok, dito, ipinapamuhay mo na siya. So, example, the student applies the lessons learned in mathematics sa daily activities, katulad sa pagbili, sa pagluluto, and others. So, yung lesson na natutunan mo, kasama mo na siya sa buhay mo. Ngayon, hindi lahat ng subject nakakarating sa ganyang level. Merong nasa first lang, I am doing this for grades. Merong nasa second level, I am doing this kasi medyo interesting, I want to participate. Pwede namang, okay, this is actually very important, that's why I am studying this. And just for the sake of, minsan, pag nasa ganung level ka, yung tipong wala akong pakialam, kung binigyan niya ako ng flat 1, ang taas-taas ng binigay niyang grade, pero wala naman ako natutunan, gusto kong matuto. Yan. It's a different level. Ibig sabihin, nandun ka sa level ng value. Kailangan meron kang nag-grasp, kailangan meron kang nakukuha. And it goes with organizing, paano siya may incorporate sa buhay, and of course, characterizing, pinapamuhay mo na siya. Let's say, for example, nagsimula tayo sa konsepto ng meron kang nakitang malaking bato. At yung mga tribo na nandun sa nasa kinalalagyan ng malaking bato, sinasamba yung bato. This is just fictional. Sa receiving, you just hear it. At sinasamba nila yung bato. So, narinig mo lang siya. For responding, you somehow participate. Kasi lagi mo siyang naririnig. Ah, okay. At tas lagi kang kasama ka, halimbawa, dun sa community na yun. Then you start to participate. Then that's level of responding. Nakikiparticipate ka na sa ginagawa nila sa pagsamba dun sa bato, pero hindi ninyo nauunawaan. Pagdating sa valuing, you put importance. Yung ginagawa mo parang may deeper meaning na, oo nga, no? Importante pala na sinasamba itong bato na ito. Something like that. It's a valuing. Then you tend to organize. You tend to integrate that fact na nabubuo sa isipan mo, na ilagay sa ganitong bagay, isali sa buhay mo, hanggang sa dulo, maging kaisa ka na nila. No. Ito ay ano prinsipyo din ito ng doctrination. Halimbawa, yung pinapalitan ka ng relihiyon, nag-start sila sa receiving. Then, lalaki niya ng lalalim. Hanggang sa pagdating sa dulo, you tend to believe it, kahit na parang contrary sa kung ano dapat yung una mong pinaniniwalaan dati, pero because of the procedures na pinagdaanan in your affective domain, pagdating sa dulo, you characterize it and you learn how to live with that kind of concept or doctrine or religion that you are into. No. Sana po naintindihan? Gets? Okay. So, I will be discussing this module. Ngayon, dahil integration week next week at walang klase at walang module, ang submission nito ay, so naka-upload na ito sa Google Classroom, lilipas ang isang linggo na walang activity. Ang submission nito ay November 6. That will be next week. Friday yata yun. Okay. So, ganito po ang inyong gagawin. Nakikita nyo ang aking module. Ating module. Opo, sir. Umuulan na naman. Okay. So, given the following classroom situations, mag-iisip kayo ng solusyon na makakatulong, that will help you, makakatulong sa iyo bilang teacher na maunawaan ng mahusay ang iyong estudyante. At kung paano ang ating mga effective targets, yung inaral natin, na napakarami, ay makakatulong para ma-improve ang situation. Kung hindi man ma-solve ang problema, at least ma-improve ang situation. So, magsusulat kayo ng solusyon gamit ang mga prinsipyong pinag-aralan natin sa affective targets. Una, case 1. Si Carlos, matalinong bata, pero hindi makapasok sa top 10 ng kanyang klase. Bakit? Dahil sa attitude niya sa kanyang mga guro. So, as a teacher, what can you do? And how can you make use of the affective targets para matulungan si Carlos mag-perform ng maayos sa klase? Okay, next. Si Angel,
consistent honor student mula grade school, aktibo sa extracurricular activities. Then all of a sudden, during high school, she became an average performing student. It resulted when she found out that there was favoritism. Oh, there is something wrong with the climate inside the classroom. May favoritism si Ma'am or si Sir. Matalinong bata, pero naging average performing. So grades were adjusted in order for some of her classmates not to be disqualified in being part of the top section due to technicalities of grade requirements. So what can you do para maayos ang favoritism issue at mabalik si Angel sa pagiging motivated student? Next, given the classroom situation, analyze the and identify what characteristics of classroom environment are present in the situation. Then you propose anong action ang dapat gawin to improve the situation. It will be better if you brainstorm with some of your classmates before you write answers. You can brainstorm, you ask your classmate, pero not necessarily mean na kayo ay magkakatulad ng sagot o kaya ay kayo ay magkakagrupo. No, this is the situation. Yung vice president for linkages. So ito ay ano ha, head ng, let's say for example, university. May mga vice presidents tayo. Ngayon, siya ay vice president for linkages. Nagreklamo to the Office of the Student Affairs na ang Section A, ito ay klase, was so noisy and unruly that their office operation was affected because the linkages office is adjacent o katabi ng classroom ng Section A. So masyadong maingay and unruly, not following rules, magulo. As per complaint, a group of students are quarreling while others are playing. So the complaint was brought to the attention of the advisor of Section A. But the advisor failed to extricate what happened since no one among the class wants to tell the true story. Extricate ha? Ibig sabihin, may problema yung klase, they are noisy and unruly, pero si advisor, hindi siya makapiga ng information. So may culture, may climate, merong level of pagkakaisa sa klase, hindi siya makakuha ng true story. I want you to describe the characteristic of the classroom. Anong climate meron sila? And then describe it. Sa palagay nyo, anong relationship meron sila kay advisor? Advisor ito ha, dapat kakampi ito, pero wala siyang mapigang information. Then after you put the characteristic of the classroom, what do you think can be done to improve the situation? Hindi pwedeng manatiling maingay at unruly ang Section A kasi nakakaapekto sa performance ng office ng VP for linkages. Okay, let's go with the next. We're going to apply the concepts discussed about effective domain of the taxonomy of educational objectives yung kapag-usap lang natin yung limang level. Magka-craft kayo ng effective objectives correctly. The objectives must be measurable. Use the template provided for your answer. Okay. So, yung effective objective na gagawin ay katulad ng example na nasa PowerPoint kanina. Yung leveling simula receiving pataas. Ito yung situation. The school, sectarian. Pag sinabi sectarian ng school, it's either a Christian school, a Muslim school, or a Catholic school. Basta meron siyang angkla sa relihiyon. The school wants to ensure that their graduates will embody the character traits that are expected of their graduates. As such, the president gave an instruction that religion must be integrated in all the subjects and not just during religion class. No. So, hindi ko na ipapaliwanag, naiintindihan niyo naman. As a teacher, what and how will you support this direction of the school president so that it will be realized? You focus on the affective domain of the students. So, maglagay ng paano ko i-incorporate si religion sa subject, sa receiving level, sa responding, sa valuing, sa organizing, at sa characterization. Of course, ang ating target sa characterization ay ipapamuhay na nila ito. Yan, yung ginugusto na yan. I hope you understand it. Okay, then pakilagay lang po, ito ay ano lang, reflection for some sort of effective measurement para naman sa inyo. Why is effective target important? Ano ang mga problema ang pwedeng maiwasan kapag meron tayong effective targets? And sa palagay nyo, paano nagbe-benefit ang estudyante sa effective
learning competencies. This one is grouping, so three members in a group. Pwede kayong makigrupo sa ibang course. Okay? Pwede sa CP. Ang ilalagay sa A, ilagay lahat ng facts na alam mo sa affected targets. Yung kakasya lang hang. Sa section B, ilagay ang feelings and associations tungkol sa affective targets. How do you feel about affective targets? Do you think it is important? Do you think it is necessary? You write your feelings and associations. You brainstorm with your improvements. And in section C, write a summary statement about affective targets. Kung ano yung inyong napag-usapan. Pag magkakamali na lagay ha, this is A, this is B, at ito si C. Then this is the last activity. Let's say for example, ang topic natin ay attitude toward assessment of learning subject. Then, pareho lang din yung kanina. Yung kanina nga lang ay tungkol sa religion. Ito ay tungkol sa attitude toward this subject, itong subject natin. So, you set effective learning targets for receiving, responding, valuing, organizing, and characterizing. Attach photo evidences. Huwag na sa back page, i-upload na lang din kasama sa classroom. Okay, question? May tanong. May tanong? Wala, sir. Okay, so I hope everything is clear. Maayos na ang ating title, defense preparation. Nakausap ko na rin ng committee for food. Kasi bawal masyadong magpapunta sa school. Ay di, dalawang bata lang ang pupunta sa school para runner. Hindi ko na kayo inabala kasi ganyan may konti. Mas madami naman yung kabila. So gamitin natin sila. I hope din naintindihan ako anong gagawin sa module number 5. And integration period next week. After nun, you expect the term 1 examination. And chapters 1 to 5. So thank you so much. Maligayang araw sa inyo lahat. Kumain ng mabuti at tama. God bless you. Thank you po. Thank you po. Thank you po.